purihin ng Diyos. At muli po ay mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Kunin po natin yung atin pong pag-aaral sa Gospel of Luke chapter 9 verse 57 hanggang 62. No? Yung pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Sa verse 51 po actually ang simula ng gospel. Then magko-continue siya ng 57 hanggang 62. At ganito pang mababasa natin sa verse 51. Mamaya malalaman po natin kung bakit isinama yung verse 51 dito po sa Sunday Gospel. No, basahin po muna natin. Sabi nga po ng Lucas, kabanatang 9, talatang 51. Pagpapatuloy ng 57 hanggang 62. Ganito pong sinasabi in the Gospel of St. Luke, chapter 9, verse 51, 57 to 62. Sa Tagalog po natin babasahin, nang nalalapit ng panahong iaakyat si Jesus sa langit, buo na ang kanyang kapasyahang pumunta sa Jerusalem. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan." At sinabi naman niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ito, "Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit tumayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos." May isa namang nagsabi, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya." At ganito naman ang tugon ni Jesus, "Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." Purihin po ang Panginoon. At sa ating pong pagninilay ngayong araw na ito, yan po ang ating pong tatalakayin ay Sunday Gospel, no? Para next week. Next week na po yan, no? Next Sunday Gospel. At sa ating pong pagninilay, pag-aralan po natin na meron pong halaga ang pagsunod sa Panginoon. Kaya pamamagatan po natin ang ating pag-aaral ng The Cost of Following Jesus. The Cost of Following Jesus. Opo, ang kaligtasan po ay libre. Salvation is free. Pero ang pagsunod sa Panginoon, it has a cost, no? Meron po yung halaga na kailangan maunawaan po natin sapagkat marami pong mga pumapasok sa paglilingkod na dumarating sa punto ng disappointment. Nadidisappoint sila dahil ang akala nila pagka naglingkod sa Panginoon, smooth po yung ceiling. Walang balakid sa paglalayag o sa paglalakbay. Pero hindi po yan ang ipinangako ng Diyos sa kanyang mga salita na walang pagsubok. Wala pong sinasabi na walang pagsubok, walang problema, walang persecution. In fact, binabanggit yan ng Panginoon na kapag tayo po ay ibig maglingkod sa Kanya, sabi nga sa Ingles, "If anyone who wants to come after me," no? Binabanggit yan ng Panginoon. I-expect natin that we can suffer persecution. Pwede tayong makaranas ng mga pag-usig. Kaya, mga kapatid, dapat malaman natin, maunawaan natin na biyaya ang makapaglingkod sa Diyos. Ito yung mga makapagko-comfort sa atin eh, na kahit marami tayong mga pinagdaraan ng mga problema, hamon, challenges sa ating mga panawagan, ay makukomfort naman tayo na biyaya ang makapaglingkod sa Diyos, no? And to serve God,
Sabi nga, ang paglingkuran ng Panginoon is one of man's greatest privilege. No? Isang malaking pribilehiyo para sa tao ang mapaglingkuran niya yung may-ari ng lahat ng kanyang tinatangkilik. Yung Diyos na pinagmumulan o bukal ng lahat ng kanyang mga pangangailangan. So sa madali pong salita, mga minamahal namin kapatid sa Panginoon, yung nakakapaglingkod po tayo sa Diyos ay isang napakalaking pribilehiyo para sa atin. Si Abraham ay pinili niya po ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Pinili niya ang sumunod sa kalooban ng Diyos at nanalig siya sa mga pangako ng Panginoon. At nung siya po ay sumunod sa Panginoon, ang sabi sa kanya ng Diyos, iingatan kita, I will protect you and I will be your shield and your exceedingly great reward. Ako ang iyong gantimpala. Oh, ang sarap pakinggan sa isang lingkod ng Diyos na ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos, mga Panginoon ng mga Panginoon, ang siyang ating dakilang gantimpala. Great and exceedingly reward, no? Siya po yung ating dakilang gantimpala sa buhay natin. Kaya, siyang ka pa, di ba? Kaya nga madalas ko pong sinasabi na kung maglilingkod tayo sa Panginoon, I mean, pag tinawag tayo ng Diyos, binigyan tayo ng pagkakataong maglingkod ng Panginoon, huwag nating palalagpasin, no? Huwag nating sasayangin. Sabi nga nung isang madalas kong naririnig, pag tinawag ka ng Panginoon, sunggaban mo na, baby, no? Umaga, talagang huwag mong palalagpasin yan sapagkat opportunity knocks but once. Minsan lang daraan, no? At baka mamaya kung kailan gusto mo na, saka naman wala na yung pagkakataon kasi meron ng ibang tumugon sa panawagan. So, it's about time to realize na pag meron tayong panawagan sa Diyos, huwag natin palalagpasin, no? Yung opportunity na yan. Minsan nga, pag walang opportunity, ganito ang madalas na sinasabi, no? Don't wait for an opportunity. Create it, no? Gumawa ka ng oportunidad. Eh yan, lumalapit na yung oportunidad na makapaglingkod tayo sa Diyos. Lumalapit na yung biyayang makapaglingkod sa Panginoon. Ang problema, tayo naman po ang kadalasang umaayaw sa panawagan. Eh, whether you like it or not, kapag tayo po ay naging Kristiyano, nakilala natin ang Panginoon at tinanggap natin siya bilang Panginoon at Diyos ng ating mga buhay, meron tayong misyon sa buhay. Meron po tayong nag-i-engage po tayo sa dakilang misyon, no? Lahat po ng tao na nagkaroon ng ugnayan sa Diyos ay merong misyon. Meron tayong tungkuli na dapat po nating pangatawanan. At sabi ko nga, kapag ka ikaw ay misyonaryo at hindi ka nagmi-misyon, malamang ikaw ay konsumisyon. At hindi lang po yun, no? Kasi there is no such word in between, eh. Pagdating sa calling, it is either yes or no. Again, it is either yes or no. Pag hindi ka nagtitipon, ikaw ay nagkakalat. Kapag hindi ka kalaban, kakampi ka. No? Pag hindi ka, sabi nga, pag hindi ka solusyon, malamang problema ka. Pag hindi ka problema, malamang solusyon ka. So, huwag nating hanapin yung in between. Kaya nga heaven and hell lang yan, eh. No, walang in between. So, hanapan po natin ang pagkakataon na makapaglingkod sa Panginoon. At pag dumating po yun, huwag mo nang palalagpasin. Huwag mo nang palalagpasin. Sunggaban mo na, baby. So, kaya, ngayon, bigyan natin ng pansin itong pinag-aaralan natin. Yung, mga kapatid, yung cost of following Jesus. In fact, bago po yung chapter 9 verse 57, eh binanggit po muna ng Panginoon yung chapter 9 verse 23. If any man who wants to come after me,
He must deny himself, take up his cross, and follow me. So sa madaling salita, makikita po natin dito yung simpleng approach ng Panginoon, yung cost of following Jesus, yung prerequisite of serving God, yung prerequisite ng paglilingkod sa Panginoon. Kung mapapansin nga po natin dito, ang unang prerequisite, yung unang requirements kung gusto natin maglingkod sa Panginoon, number one, yung self-denial, yung deny yourself, dahil ito yung isang napakahirap para sa isang tao, nalimutin niya yung ukol sa kanyang sarili. Kahit pa naglilingkod sa Panginoon, dumarating sa punto na we are always preserving our own self. Meron tayong mga self-preservation. Wala tayong ibang ginawa kundi pagtanggol yung ating mga sarili. Pero salamat po sa Panginoon. Ang unang requirements, mga kapatid, tinuturuan tayo ng Diyos na you have to deny yourself. Kalimutan mo yung ukol sa iyong sarili. No? I no wonder kung bakit ang Panginoon, nang magbigay siya ng commandment, nung sabihin niyang love your neighbor as you love yourself. Meron na po dito, dito pa lang meron ng gustong sabihin ng Panginoon na nakikita niya, napaka-futuristic, malayo pa nakikita na ng Diyos that people will love themselves so much, mamahalin ng tao ng sobra-sobra ang kanilang mga sarili. Mamahalin ng tao ang kanyang sarili ng sobra-sobra. Maaring hindi ito matanggap ng marami o maaring merong masasaktan sa sinasabi ko ngayon. Pero ang totoo, ito tayo eh. In fact, meron pong sinasabi ang Panginoon in the book of John chapter 2. Meron pong sinasabi ang Panginoon, hindi niya pinagkatiwala yung kanyang sarili sa mga tao. Bagamat yung mga taong ito nanampalataya, naniwala sa kanyang mga himala. Pero alam niyo po ba mga kapatid, hindi niya pinagkatiwala yung kanyang sarili sa mga tao. Bakit? Sapagkat alam niya ang ugali, alam niya yung damdamin ng isang tao. Na ngayon ay matatag, ngayon matibay, kalaunan ay bumibigay din. No? Nawawala din yung tatag at tibay. Pero salamat po dahil nandyan ang grasya ng Panginoon, nandyan ang biyaya ng Diyos para patuloy tayong alalayan na matapos natin yung ating mga takbuhin. Hindi tayo, no? It's not about us. It's all about God. It's all about the Lord who gave us strength. Sabi ng Bible, no temptation has seized you except what is common to man. God is faithful and He will not let you be tempted beyond what you can bear. And when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Anong ibig sabihin, mga minamahal? Ang ibig sabihin, pagdating ng pagsubok, bibigyan kanya ng lakas upang mapagtagumpayan mo ang mga pagsubok na yan. Yung mga hamon, yung mga challenges ng ating buhay, paglilingkod at pananampalataya, bibigyan kanya ng lakas. Sa madaling salita, kung nagtatagumpay man tayo, kung nakakatawid man tayo sa mga mabibigat na hamon ng buhay natin, it's not because malakas tayo. It's not because magaling tayo. It is not by might nor by power, but by the Spirit, saith the Lord. Biyaya ng Diyos kung bakit tayo nagtatagumpay. Kung akala mo nagtagumpay ka dahil magaling at mahusay ka, well, good luck. Pero ang totoo, ang lakas ng tao ay kapos, pero ang biyaya ng Diyos ay higit pa sa sapat. Salamat sa Panginoon dahil kung uunawain po natin, He will not let you be tempted beyond what you can bear. Yung mga problema pala, yung mga pagsubok, yung mga hamon na dumarating sa atin, mga kapatid, kaya naman pala talaga natin because it will not go beyond our capacity. Hindi lalagpas sa ating kakayahan, hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. So hindi hihigit sa ating kapasidad yung mga problema, pero ang nakakalungkot dahil nga hindi tayo matatag, hindi nga tayo matibay pagdating sa mga challenges, nanghihina rin tayo. Yung ating endurance,
hindi natin minsan kinakaya, kahit ang totoo'y kaya naman pala natin talaga, dahil hindi naman lalagpas sa ating kapasidad. And yet, God is good. Why? Dahil bibigyan ka niya ng lakas upang mapagtagumpayan mo ang mga pagsubok na yan. Take note of that. 1 Corinthians chapter 10, verse 12 to 13. Take note of that. No temptation has seized you except what is common to man. God is faithful. Yan ang pinakamagandang makikita mo. God is faithful. Kahit hindi tayo naging faithful sa Panginoon, but the fact remains that God is faithful to us. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Dahil kahit hindi tayo nagtapat sa Kanya, nagtapat ang Diyos sa atin. So, going back to our message, sabi nga po dito, mga kapatid, if any man who wants to come after me, he must. It is a must to deny yourself. Kasi napakahirap maglingkod sa Panginoon kapag hindi mo kayang limutin, hindi mo kayang isang tabi yung mga bagay na para sa iyo. Minsan, nagiging mapagmalaki lang po tayo. Pero ang totoo, maraming bagay na napakahirap talagang isang tabi. Lalong-lalo na yung ating mga sarili. Pero wala tayong magagawa. It is a must. If you want to follow Christ, if you want to follow Jesus, you have to know the cost. And the cost of this, number one, is to deny yourself. Deny yourself. Kaya nga po, yung sinasabi ko po kanina, yung verse 51 isinama. Anong sabi ng verse 51? Nang nalalapit na ang panahong iaakit si Jesus sa langit, buo na ang kanyang pasyang pumunta ng Jerusalem. You know what? Is waiting for Jesus in Jerusalem? Wow! Kung alam mo lang kung anong naghihintay kay Jesus sa Jerusalem, ang naghihintay kay Jesus sa Jerusalem ay walang iba kundi ang cross, ang kamatayan. The cross is waiting for Him in Jerusalem. So, mga kapatid, hindi natin alam yung desisyon na ginawa ng Panginoon para sa iyo, para sa akin, para sa lahat. The cross is waiting for Him in Jerusalem. Kaya yung gospel nag-jump into the verse 57. Anong sabi ng verse 57? No, sabi ng verse 57, samantalang sila'y naglalakad, no? Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, wow, susunod po ako sa inyo, saan man po kayo magpunta, saan man po kayo pumaroon, wherever you go, no, I will follow you, Lord, sabi nung isang mama. Anong sabi ng Panginoon? Foxes have holes, birds of the air have nest, but the Son of Man has nowhere to place his head. No, walang mapagpahingahan ang anak ng tao. Pinapakita sa mamang ito, mga kapatid, na huwag nating kakalimutan kapag naglingkod tayo sa Diyos ay hindi po ito pagpili ng komportabling kalagayan, sapagkat yung ating comfort, we have to deny our comforts. We have to be willing to sacrifice our comforts. No? Sabi ng Panginoon, pinaalala niya sa lahat, once and for all. Sabi ng Diyos, foxes have holes, birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to place him to rest. Walang lugar mapagpahingahan. Wala man lamang mapagpahingahan. So, ang paglilingkod sa Panginoon, number one is denial of our comfort. Wow! Kung mahal na mahal mo yung comfort zone ng buhay mo, if you really know your comfort zone of your life, if you love your comfort zone, then, mga kapatid, hindi po akong nagsasabi na hindi tayo fit kundi ang Biblia. We are not fit for the kingdom. So, dapat handa tayo i-deny yung ating comfort, yung ating mga comfort zone. Lumabas tayo sa ating mga comfort zone kasi nandoon ang tunay na misyon. Ulitin ko po yan.
pag lumabas ka doon sa comfort zone ng buhay mo, makikita mo nandoon ang tunay na misyon ng Panginoon. Pangalawa, sabi ng Panginoon sa isang mama, sumunod ka sa akin. Ngunit anong sagot, mga kapatid? Anong sagot? Panginoon, hayaan niyo muna. Hayaan po muna ninyong ipalibing ko ang aking ama. Let me go first to bury my father. Anong gustong sabihin dito? Anong gustong sabihin, mga kapatid? Ang kultura ng mga Hudyo ang magsasabi kung ano yung gustong iparating nitong mamang ito na gusto niyang maglingkod sa Panginoon. Of course, tinawag siya ng Diyos eh. Sabi ng Panginoon sa kanya, go and follow me. Sabi ng mama, let me go first and bury my father. No? Kailangan, mga kapatid, Jesus must be the first. No? Dapat siya ang una sa lahat ng atin pong mga pinahahalagahan sa buhay. Aba, mahirap yan. Kasi ang totoo, sobra na nating minahal yung mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin. I agree with that, na lahat tayo dumating sa punto na labis nating minahal yung binigay kesa sa nagbigay. Magulang, kapatid, kaibigan, kayamanan, lahat ng bagay na meron tayong tinatangkilik sa buhay na ito. Merong nagmamay-ari niya. Bigay lang yan ng Diyos sa atin. Ang problema, sobra nating minahal ang binigay kesa sa Diyos na nagbigay ng lahat ng meron tayo. Let me go first and bury my father. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Alam niyo ang ibig sabihin sa kultura, no? Sa kultura ng mga Hudyo, ay kapag namamatay po ang isang tao, ay agad-agad po nila yung nililibing. So, in this context, makikita natin, in the context of their culture, ay hindi po nangangahulugan na patay na yung kanyang ama. Kundi merong gustong ipatungkol ang salitang ito ng social responsibility, no? Merong responsibility rito na yung responsibility rito, may profit, may gain, na kapag inasikaso niya yung kanyang mga magulang, especially yung mga panganay na lalaki, no? Kapag yan ay inasikaso nila, mga kapatid, kapag yan ay namatay at naaruga mo, naasikaso mo bilang panganay, yung mana mapapunta sa iyo. Yung mana, no? The profit will goes on you. Yung inheritance. Pero mga kapatid naman, huwag nating kakalimutan, tayong mga lingkod ng Diyos, God is our inheritance. Pero dito yung mamang ito, na tinawag ng Panginoon, he is looking forward doon sa kanyang inheritance. Na marahil isang hadlang, isang dahilan para hindi siya makapaglingkod, para hindi siya makasunod sa ating Panginoon. Yung masyado niyang paghahangad doon sa kanyang inheritance. Kaya nga, you have to deny, mga kapatid, your inheritance. Deny the profit of this world. Handa tayo na yung pakinabang ng mundong ito ay ma-deprive na tayo. Huwag lang tayo ma-deprive sa pakinabang ng Diyos sa buhay natin. At the end of the day, lahat naman ng meron tayo ngayon ay kaya, ay galing sa Diyos at kaya ng Diyos idagdag pa sa atin yung mga kakailanganin natin. Praise the Lord. You have to deny your inheritance. You have to deny your profit. Yung profit natin sa mundong ito. Sabi ng Bible, what shall a profit a man if he gain a whole world but lose his own soul? Anong mapapala ng isang tao? Makamit man niya ang kayamanan ng mundo, mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. There is much more important than the riches of this world. Merong mas importante kesa sa kayamanan ng mundong ito. And number three, mga kapatid, merong isang mama uling lumapit. Anong sabi? Susunod ako sa inyo, Panginoon. Ngunit, hayaan niyo po munang magpaalam ako sa aking pamilya.
Merong gustong iparating dito sa atin ng Panginoon, mga kapatid. You have to deny your convenience. Kasi maraming tao, ay paano kung magpaalam siya at hindi pumayag yung mga magulang niya? Kaya ang sabi ng Panginoon, sa kanya, ganito ang tugon ni Jesus. Sino mang nagsisimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon at hindi karapat dapat sa kaharian ng Diyos. If anyone who puts his hand on the plow and looks back is not fit for the kingdom. Sa kultura o sa tradisyon naman po ng farming, hindi, pag ikaw ay nag-aararo, no, hindi pwedeng palingon-lingon ka ng palingon-lingon kasi hindi mo ma-accurate, no, hindi mo ma-exact yung ginagawa at hindi mo mararating sapagkat magiging paulit-ulit lang yung ginagawa mo. You will keep on going back, mga kapatid. And then, what happened? Pagbalik mo, makikita mo, merong inconveniency. One reason, para hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. So therefore, you have to deny your convenience. Hindi po tayo naglilingkod sa Panginoon for our own convenience. Sabi ko nga po sa sarili ko, kung ako lang ang magpapasya, nung ako po ay nakapag-abroad for 13 years, I was so blessed materially, but there is one thing na hinahanap po yung puso ko, at yun ay ang maglingkod sa Diyos. Salamat sa Panginoon. At it's about time, maybe, mga kapatid, to evaluate ourselves. Evaluate natin sarili natin. What are those things that hinders our passion to follow Jesus? Ano yung mga pumipigil sa atin? Ano yung pumipigil sa ating mga paglilingkod? Is it about our comfort zone? Is it about our profit? Is it about our convenience? So, tingnan mo kung ano yung umahadlang pumipigil sa iyo. Mga kapatid, huwag mong kakalimutan. Sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9, no eye has seen, no ear has heard, no mind conceived what God prepared to those who love Him. Hindi pa sumagi yan sa isip ng tao, hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ang inihanda ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Salamat sa Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, salamat po for reminding us once again that there is something more in your kingdom. Mas marami pa kaming pwedeng maranasan na magaganda at mabubuting bagay sa iyong kaharian. Tulungan mo kami na yung mga umahad lang sa aming panawagan at paglilingkod ay tuluyan nga po naming maisantabi at ikaw ang unahin namin sa buhay na ito. Sapagkat alam namin na kapag inuna ka, hindi kami mahuhuli. And sabi nga ng salita mo, Panginoon, if anyone who wants to save his life will lose it, but those who offer their lives for the gospel will find it. Salamat sa salita mo, Panginoon, na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng biyaya upang kami ay maging matibay at matatag sa aming mga paglilingkod. Tanggapin po ninyo ang karangalan at ang kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless everyone. Kuya Bong.